Walang aksyon, walang ginawa. Kaya yan, inilibing na ang aming mga niyog. Hindi raw kayang sukatin ang galit ni Mang Pakito sa tila delubyong dinanas ng kanyang niyugan. June 2012, nang naidokumento ng ABS-CBN News ang pananalasa ng Pest and Coconut Scale Insect sa niyugan ni Mang Pakito sa Balele, Tanawan, Batangas. 400 puno ng niyog pa lang ang namatay noon. Pero nang balikan ng news team makalipas ang 2 taon, umabot na sa 2,000 puno ng niyog ang pinatumba ng peste. Umalis ako. Hindi ko gustong nakikita na pinuputol ang mga puno ng niyog ko. Sapagkat masakit sa aking damdamin yan. Ito ang bumuhay sa aming magkakapatid at sa aking mga anak. Nawalan din ang hanap buhay ang marami niyang tauhan. Talaga pong masakit. Halos na ako eh, mapapayak sa ano eh. Bakit po? Ay sa hirap po ng buhay ngayon. Yung noona, maluwan lang kaming kuwat na kapag may rinta pa minsan sa isang araw, ay ngayon hindi na. 2 beses lang ang pagkain namin. Nanawagan na noon si Mang Pakito sa gobyerno na magdeklara ng state of calamity para di na tumawid pa ang peste sa mga karatig probinsya. Pero nabigo siya dahil sa loob ng 2 taon kumalat pa ang peste sa Laguna, Quezon at Cavite. Yung kapabayaan na nagdulot ng kaperwisyuhan ng hindi masusukat na paghihirap ng mga tao ay hindi dapat may managot. Masama rin ang loob ni Mang Ricardo sa sinapit ng 100 hektaryang niyugan niya dito sa Binit, Bae, Laguna. Dati-rati hindi bababa sa 30 truck ang nakaparada sa malawak na loteng ito para magkarga ng aabot sa 100 toneladang niyog na ani. Ngayon, umaangkat na siya sa malalayong bayan sa Quezon para hindi maputol ang supply niya ng niyog sa ilang malalaking kumpanya. Para ko in-order ng 300,000 everyday. Bakit ang PCA natin wala nagawa? Tanging Quezon lang ang nagdeklara noong 1 taon ng state of calamity. We addressed the issue by working with them, spraying insecticide, pesticides. Pero hindi pa rin nasugpo ang pag-atake ng peste. Ayon sa Philippine Coconut Authority, mahigit sa 1,000,000 puno ng niyog ang nanganganib na mamatay dahil sa coco lisap. Himutok tuloy ngayon ng mga nasalantang magsasaka kung ginamit lang daw agad ang bahagi ng multibilyong pondo ng coco levy, malamang daw ay naagapan sana ang paglaganap ng mapaminsalang peste. Yung 70-71 billion na coconut levy fund, ibawas lang natin kahit isa lamang, 1 billion labang. Malaking kapakinabangan yan. 5 taon lang dapat ginamit yung pundong yan. Hindi maaaring dahilanin. Hindi tatanggapin ng bawat magniniyog na walang pera. Pero kahit paano ay nabawasan ang galit nila dahil pinaaprubahan ni dating Senador Kiko Pangilinan, Presidential Assistant on Food Security and Agriculture Modernization, ang pagdedeklara ng State of Emergency sa Batangas, Quezon, Laguna, Cavite at maging sa Basilan. Sa kanyang pamumuno, baka sakaling doon sa ibang lugar ay mapigilan. Sa ngayon, ayon kay Pangilinan, may 200,000 piso na ang lugi ng mga magsasaka ng niyog. Kawawa po ang ating mga magsasakang magnyonyog, kaya kinakailangan magkaroon po ng mas maigting na mga hakbang. Bukas, amin namang hihimayin ang mga planong binuo ng Task Force sa GIT at ang 100,000,000 pondong ilalaan para sugpuin ang peste. Dominic Almelor, ABS-CBN News.